ng lasa ko. Napapakat tayo. Ayan, noted monster fracture. Well, yung osteophytes are noted margins greater to porosity. And acromion indicated in degenerative change. That is a visual change. Ibig sabihin nito tayo, yung osteophytes kasi yung binabanggit, parang mga ano yan, yung ano, tumutubo sa buto, mga spar-spar. Ngayon, pag nagkaroon ka na ngayon, maaaring maglalagitik-lagitik yung ano mo. May suma. Maaaring tutunog-tunog ngayon. Tapos, siyempre, pag mayroong ganyan, eh may mga tendon at ligaments tayo dyan, maaaring matamaan yun, kikirot yun. Tsaka, maaaring maglimited yung panangat mo. Dahil sa mga spar-spar na yan. Dapat kasi, kumpleto yan, buo. Malilita mo yung lining niya. Ito, di mo may lining dito. Pagdating dito, putol. Nakapakat yan. Dito naman sa, ano, dito naman sa view dito sa baba, sobrang laki na, ay sobrang puputi ng mga, nag-highlight in white yung mga lining. Ibig sabihin, yung indikasyon na meron kayong arthritis. Meron na kayong arthritis. Kailan pa ba yan? January pa eh. Last year o ito lang? January na ito. Okay. Osteophytes means mga spar sa buto. Ito, pag ginaganong ko. Krap. Pero ito, wala. Kasi nga tayo. Prosen. Hindi. Yun nga. Sasabit-sabit talaga yun. Mga ito minsan sumasakit-sakit na rin eh. Oh, huwag naman magsabay. Tapos itong sa tuhod, naku, mas matindi to. Itong sa tuhod naman tayo, kita nyo. Kita ba dyan? Sobrang lalaki ng mga sparrow. Mga, oh, ayang mga, ito nga lang, maano na to, masakit na to. Itong ganto kalaking sparrow na yan. Bangal-bangal na yung meniscus niya, no? Ayan, no? Ito naman, kung iahalin tulad mo sa X-ray ng ano, tignan mo yung ano, ito mga kakalin tulad ng X-ray. Pinalaminate ko lang ito eh. Pinalaminate. Tignan mo yung ano, yung sa'yo, di ba putol yung guwit dito? Walang ano, nakadikit siya. O tignan mo, kita yung visible yung lining ng ano. Dapat ganito yung shoulder. Wala kang makikitang parang bukol-bukol dito or nakadikit siya rito. Dito naman sa tuhod nyo tayo. Tignan mo yung lining niya. Tignan mo yung lining nung sa'yo. Halos wala na eh. Oh, halos wala na. Pero, siyempre, bunga ng kaedad din yan. Pag edad natin, talagang nangyayari. Mayroon tayong tinatawag na osteodegenerative change. Pag umiedad tayo, nangyayari talaga yun. Yung ganitong kaso tayo, maring mawala lang yung pain. Pero, hindi na may papangako to in a long run. Pagkadalakad natin, kasi kumukus-kus-kus-kus yan. Pag may mali kayong natapakan, kunyari, sa hagdan, o nakatapa kayo ng batong alanganin, yung parang naingkas ng ganon. Basta hindi pantay ang natapakan mo. Oo, basta hindi pagantay, sasakit siya. Yan ang mangyayari yan tayo kasi. Hindi ko na kayang ibalik yung mga nasirang meniscus dyan, nasirang mga cartilage dyan. Kita nyo yun yung diferensya? Yung isa, wala yun. Hanggang dito lang, ano, nakapakat na pong ilalim. Okay. Sa tuhod, wala na rin lining. Sa shoulder. Sa shoulder, arthritis talaga nga. Arthritis ang lalabas. Okay. Pero pagkaraniwan ako sa mga umiidad, pag kayo umiidad na, kahit ako, lahat tayo, makakaranas na ganyan. Natapilok daw lahat siya, sir. Napatuloy lang. Kaya yung balita. Ilan taon na kayo ngayon tayo? 78. Kita mo naman. 78 na pala to. Oo. Huwag na kayong magtaka. Consider na yan talaga. Kasi talagang daranas tayo ng ganyan. Magkakaroon ng ano. Okay.
Pero maayos pa ito. Yan, hindi ito frozen. Ito. Yan, isa, yan. Ito ang frozen. Ito yung nakapakat sa ilalim. Oh. Yan yung napatukod nung magpatibok na sandan. Nagdulas ako sa hagdan, nakahawak ako sa railing, na ganyan, makakit ako. Tapos pagtapa ko doon saan, medyo taplis, na itugod ko yung kamay kong gano'n. Yun na. Tapos ito, nangitim ng maitim na maitim ito. Nakaitukod ka ng ganyan. Oo. Kaya tignan mo yung pinakailalim na kapakat. Yun dito sa may kitna bandang pataas. Oo. Kita yung ano eh, visible yung edge ng ano. Pero yun dito, putulong siya eh. Okay. Iuusog lang naman yan tayo. Dalawang taon pa may ma-re-receive na kayo, no? Ganding pala. O, oh, hinati-hati na yun eh. Nanay ko nga, 95 na eh. O, oh, yun. Lakas-lakas pa eh. 80 pa. Anong ano ngayon eh? Ginawa ng gobyerno 80, 85, 90, 95, 100. Kasi pag 100 ka lang, wala ka lang ano nun eh. Napakadalang. Nakahalo ka na lang nun eh. Parang nakikinig-kinig ka na lang sa mga tumataan-taan sa'yo eh. Hindi na malalasap yung bigyan ng gobyerno. Kamala na makakalakad pa kayo. Makakausap pa kayo ng maayos. Yung iba, ako nakakapag-treadmill pa ako eh. Ayun, huwag niyong hindi lang kaya walang ipapwersa ng doktor. Huwag niyong aalisin yun. Yung treadmill, kapit lang yun. Hindi lang. Ganyan lang. Maganda yan sa anong pagka nasisinagad pa kayo ng araw. Hindi maganda yung ano, kahapon. Parang na ng gabi. Makatulog ng ayos. Hindi ko maso. Balikan natin yung tight. Ihayaw mo na. Yes po. After lunch, sir. Hindi pa. Hindi kasi, kung mapapansin nyo dito. After lunch, papuntayin ko yung misis ko para sa trabaho po kasi ako. Kasi nga wala nang ano, space. Okay lang po. Kung may space. Tsaka hindi ko may blockot mabuti yan. Sumasayad na punto ko na kayo. Yung tao dun eh. Kasi naglalakad ako, hindi mo sasabit sa kabila. Sakit. Tiis-tiis lang to tayo. Kasi, hindi na rin kayo pwede magpa-opera, baka hindi nyo rin kayanin. Pero pwede yung injection. Okay po. Maaari, pwede kayo ron. Okay po. Pero yung major surgery. Kaya lang injection every 6 months eh. Dito sa, dito eh, 60,000 to 70,000 eh. Isang injection. Paplusan nyo na lang ng pau. Mas papitin nyo sa akin. Sumabit ko sa tingnan niyo mamaya yung pakiramdam. Isa pa rin. Oh, naglapit na. Kunti na lang. Dito bantay na. Ayun na, layo eh. Diba? Pag-init ka tayo, damay na natin yung balok ngayon kung ma-hitty. Yeah. Yes. Gabi lang sa'yo tayo.
sabog na sabog yung sumakay ba ng mga sa motor? Ayun dyan, mayroon ka talaga. Sakto lang to. May ito pero eh brother. Tayo di haya. Amoy. Shoulder. Relax lang tayo. Okay, inhale. Exhale. Yan. Tsaka lang muna. Pinigin pa natin yan po. Sa mga ganito, mas maganda ang maintenance dito tayo. Ganito lang, plus lang, panlabas lang. Kasi, gaya nga nang sabi nyo, medyo may kamahalan ng mga ano. Kung kaya naman dayain sa plus, di tsaga-tsaga, magkano lang yan eh. Tagal to ng 10 buwan, 130 pesos. Damay nyo na rin yung mga masel-masel nyo rito kasi pag sira ang tuhod nyo, yung mga quadricep muscle nyo, may stress din sila. Dito talaga, hindi na kasi talaga ito may papangako na ano. Hindi na natin kasi, kahit sinong pinakamagaling na mangihilot o magaling mag-adjust bone setter, hindi niya maibalik yung ano, yung napudpud na. Nakita niya sa x-ray, ang laki ng bangal na sa katagi, sa lateral view. Nakahiwalay dun sa meron. Saan galing yun? Cartilage yun. Sakit ba pag dinidinang mo ganyan? Hindi. Hindi naman. Yung balikat, isang talaga. Yung balikat, isang, hindi pa yung tapos. Tinanong ko lang, binaliktad ko lang yun. Ano? Kasi nakapakat yun, maaaring masakit ka agad yun pag in-adjust ko ng ano, walang masads-masads. Tapos hila na inihila niya yung paa niya. O kanina ayaw, ganyan lang hangat to. O ngayon. Tay, palagi nyo na yung gagano. Ganyan lagi kung ginahal. Yan, laksan nyo. Hindi naman masakit na yan. Ganyan lagi ang exercise ko araw-araw eh. Para matanggal yung pagkakarapit doon sa meno. Yan, kapila. Yan. O, tapos ganito tay. Okay. Hindi mga kaya lang, yung kaya lang, yung kaya lang. Hanggat kung hanggatan lang. Isa pa, sa mong pide. Hindi na kasi pwede ganun ito eh. Kunti-kunti lang. Kasi pwede biglayin, marupok na ang buto nito. 78, consider na 80 na yan. Oh, 2 years na lang. Consider, kinukonsider ko na yung kung ano pinakamalapit na ano. At paano mataas na? Kaysa naman ganina, ganyan lang. Nahawakan niya pong ganyan. Okay, ano? Tay, yun lang. Pinaka-exercise yan. Tapos lakad kayo. Tingnan ko nga yung tuhod niya. O sumakit. Oh. Ano mas magaano? Gana. Sabi ko sa inyo, paul lang ang sagot dyan eh. Hindi nyo na kailangan ng malaking gastos. Yan, abuti ng isang buwan sa inyo, 130 pesos. Okay. Okay, yun lang maintenance nyo yan. Kasi very safe yan, sa labas lang yan eh. Hindi nyo tinitake. Okay, tay, pagka may masakit, di alam nyo naman dito, mas maganda yung literal na adjustment. Okay? Okay. Pabalik na lang sa pag-ano. Pagka may masakit, di bumalik siya. Pagka wala,